Isang mahimalang imahen ni San Vicente Ferrer ang pinaniniwalaang nakapagpapagaling at nagtumutupad ng mga hiling ng mga lumalapit sa kanya. Ang kwentong ito sa kanyang himala at kakaibang estilo ng pagpagaling, ito, panoorin po natin. Tuwing sasapit ang araw ng Biyernes, dagsa na ang daang-daang mga deboto sa simbahan ng San Vicente Ferrer sa Barangay Vito, Negros Occidental. Galing pa sa iba't ibang bayan sa Negros ang mga pumipila doon na naghihintay ng palapak o tapak ng imahe ng kanilang patron na si San Vicente Ferrer de Vito. Ito ang tawag nila sa panggagamot sa pamamagitan ng santo. Ang napapanood po natin ngayon ay ang imahe ni San Vicente Ferrer. Dito ang mga tao ay naniniwala na kapag sila'y dumikit doon sa San Vicente Ferrer, ang kanilang mga kahilingan ay matutupad at ang kanilang mga sakit ay gagaling. Isang paring Dominikano si San Vicente Ferrer. Ang kanyang imahe na nasa Barangay Vito ay mula pa sa isang isla ng Molokabok na ukit sa Tuyong Kahoy. Pinaniniwala ang mapaghimala ang imahe ni San Vicente Ferrer. At kwento ng mga napapagamot dito, marami na ang napapagaling. Isa sa napagaling ni San Vicente Ferrer, si Alicia Maribohok ng Bacolod City. 5 taong gulang siya noon nang magkasakit. Ako may sakit yung 5 patuig, hindi kalakad. Nakalakad na po kaagad yung pagpalapak ko. Natuwa ako Lumakbo. Mahigit 50 anyos na ngayon si Aling Alicia. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang debosyon niya kay San Vicente. Isa naman sa mga bumubuhat ng imahe ni San Vicente, si Mang Ronaldo Baiz. At sa mahigit 10 taon niyang pagbubuhat, may napansin siya sa mga timbang nito. Minsan mabigat siya, tsaka magaan naman kung mayroong nagpapaapak sa kanya. Tanggap naman ng Simbahang Katolika ang healing sa parokya. Malaking may tutulong sa kanilang devotion kay San Vicente, pinapatibay nilang faith nila sa Panginoon. Para sa simbahan, higit sa kagalingan na kanilang natatanggap ay ang mapatatag ang paniniwala sa Diyos ng bawat isang pumunta rito.